This program is brought to you by Soaring High Community. Hello mga kanyors, welcome back to our YouTube channel. Panibagong vlog na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Ang ating pag-uusapan ang tungkol po sa wild snail or ang tinatawag sa aming local dialect na taklong. Pag-usapan natin kung ito po ay kinakain or hindi at kung ano po yung mga binibisyo sa katawan. Samahan nyo kami at aming ipapakita sa inyo kung paano manguhan ito. Hello, good morning yours. Isang malamig na umaga po dito sa bundok. So this time ang gagawin namin, samahan nyo kami. Manguha kami ng wild snail dito sa bundok o tinatawag nating taklong sa ating local dialect dito. So this time, this morning, ipapakita namin sa inyo kung paano manguha, paano yung pag-prepare. At sa mga nagtatanong kung kinakain ito, 100% kinakain dahil kinakain namin. So dahil wala kaming ulam, ipapakita namin sa inyo yung panghuli nito, panguha, pag-prepare at pagkain nito. Kaya stay tuned, huwag kayong alis. Kaya samahan nyo kami, kasama ko si Nonoy. Ayan sa camera, Noy. Kapag ka umuulan, naglalabasan po ito sila. Kaya tsamba dahil kakatilo lang ng ulan. Kaya maghahanap na kami. So dati po, personally hindi pa tayo kumakain ito, pero nung natikman natin na masarap pala at maraming health benefit, parang naramdaman natin sa katawan yung ano nito, yung epekto. Kaya maganda ano, magandang pangulam ito na, oh. Ayun, so ito siya, oh, kapag umulan. Ayun, so ito yung kukunin namin. Bababa lang po kami ng konti, ari pa na yun. Okay. Medyo madulas. So bale, dalawa po yung kulay niya nito, yellow saka dark brown. Actually ang kinakain po nito ay mga pure damo, mga bagong sibol na damo. Kaya ikutin namin yung buong niyogan dito para makakuha nito. So ito siya kapag umaga. Madali lang naman yung ano niya nito, yung lifespan, kaya oh, may mga patay dito. So mamaya ipapakita namin sa inyo kung paano yung pag-prepare nito, kasi medyo matrabaho ang pag-prepare nito. So may tinatanggal kasi sila dito ang parang ngipin ito at saka yung pitoka. Tapos dalawang beses po itong nilalaga ito saka nililinis. Ilang beses po itong nililinis. So hanggat yung matira niya yung kanyang pinaka carne niya. Yung pinaka body ng wild snail na ito. So ito na yon, after 2 hours naming pag hahunt at pangunguha. Bali, ito na yung nakuha namin. Ang dami, oh. Ayun. So, marami-rami na rin yung nakuha namin. Kasi marami kaming kakain nito. So, madali lang naman ito hanapin kapag lalo na kapag umulan. Kasi naglalabasan, nasisalabasan ito sila. Actually, yung tambayan nito mga nyos kapag may mainit, ay nasa lilim sila ng mga punong kahoy. Pero kapag umuulan, ito yung time na lumalabas lahat ng inginain. Kaya dito namin binabantayan. Tapos saka namin kinukuha kasi nakagalas sila kapag umuulan. So bali, ang unang proseso po nito mga nyos ay kailangan muna siyang ilaga para maalis natin yung laman sa loob.
kailangan mo ng tao dito sa amin, Lapwa, bago natin linisin. Kasi marami pang tatanggalan nito tulad ng bitoka at ng at ang kanyang parang maliit na ngipin. So ilalaga natin ito pagkatapos alisin siya sa kanyang shell. Trivia lang mga kanyors, ang wild snail na ito ay mayaman sa iron, calcium, vitamin A and good source of minerals. At alam naman natin, ang vitamin A ay nakakatulong sa pag-boost ng ating immune system at nakakatulong sa iba't ibang mga karamdaman, at ito po ay mabisa sa ating mga mata, at ito po ay nagtutulong din sa mga cells para mag-grow sa ating mga katawan. Ang wild snail na ito ay kinukulture sa iba't ibang lugar sa buong mundo kagaya ng Africa at India. Ito po ay nakatulong sa kanilang pamumuhay. Subalit ito sa atin ay libre, kaya kainin natin ng libre. Pagkatapos nating mapakuluan, kailangan natin siyang ialis sa kanyang shell. So dalawang ano ito kasi medyo marami. Magpapakulo pa kami ng isa pa. So ito, pagkatapos nating pakuluan guys, may tinatanggal tayong ito, parang ngipin niya, saka yung bituka niya. Tatanggalin natin. Ayan. Yung parang puti, tinatanggal natin yan. Tapos yung bituka niya, medyo mabusisi po yung pag-prepare nito, pero tiyaga lang yung kailangan. Yun yung mga shell niya. Pagkatapos, pagkakinuha mo siya, kailangan kunin mo yung puti. Ayan, saka yung bituka niya. Medyo pahirapan yung paglilinis namin ito mga kanyors dahil wala kaming misa dito sa bundok. Kaya dito lang muna kami tiyaga sa aming papag. Someday magkaroon din kami ng kamisa. At i-shoutout muna natin yung mga naglilinis ng taklong. Sa kanan si Nonoy Roberto, sa kaliwa ang kanyang kapatid na si Jonathan, at sa gitna si Jungjung, also known as Gomer Dalinog III. Sana sa susunod madagdagan pa yung mga kasama namin dito sa bukid. Meron na kaming siling labuyo at ngayon ay inihanda na namin yung gata para sa aming ingredients sa aming ginataang taklong. So bali kompleto po ito ng sili, magic syrup, asin, saka gata ng niyog. Harap. Ito yung buhay bukid. At sa pangkaalaman ayon sa Tomo News US, ang wild snail na ito hindi lang masarap iulam or healthy pag kinakain, ito po ay nakakatulong din sa ating mga skin dahil ito ay mayaman sa collagen na nagpo-prevent ng wrinkles
at mga aging lines sa ating mga balat. Kaya maraming maraming salamat sa inyong panonood. Nawa ay nakatulong kami sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung content nito, please subscribe!